Excited na talaga akong reactan to. Hindi ko pa talaga to napanood dahil sabi ko reactan ko talaga to. Ayokong panoodin tas reactan, gusto ko reactan ko kaagad to. Ngayon matagal na to, 6 days ago dahil sobrang busy. Ngayon lang ako nagka-time mag-react and let's go. Pakinggan natin to. Parehas ko kasi itong mga idol eh. Abraw ng idol ko sa Fliptop. Siya yung dahilan kung bakit nanood ako ng Fliptop. Tapos AG Power, isa din to sa idol ko pagdating sa komedyante. So let's go. Fliptop, hour 13, day 1. Dito pa rin, Fliptop Warehouse, San Juan City. Huling laban na ng gabi. Isa pa lang yung shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga MCs. Lahat ng nakasama natin buong taon. Lahat ng support ng tunay. Live, online. Lahat ng MCs na bubuo na liga. At syempre lahat ng mga represent collab. Sa kanan ko, ang pagbabalik, Pasig City, represent para sa inyo, magay tayo lahat, para kay Abra! Mula sa Flip Top, repping LDP, reigning MVP, at rated SPG! 4-7, parang height ni Abra, at sa kaliwa naman, di joke lang. Ang pagbabalik din, batahan represent para sa inyo, magay tayo lahat, para kay EJ Pau! Why weirdo, tanong mo pa sa kahit sino? Why weirdo? Wait lang. 5-1? Wow! Kaya pala tumigil si EJ Power, no? I mean, hindi naman tumigil. Kumbaga, matagal yung battle ni EJ Power dahil balita ko, nag-abroad siya. Nanalo ng coin to si EJ Power. Pinili niya mauna si Abra. Tignan minuto. Dapat, pahinga natin to. Ang 13 day 1, huling laban ng gabi natin. Huling laban pala, no? Arik! Kamali ka. 3 minutes. Yo! First of all, pero balita ko si Abra panalo dito. Para sa mga fans ngayon, pasensya na sa choko kay Pistol. Last na yon, ahon game! Sayang talaga yung choke ni Pistol eh. Dahil yung kabang-abang dun, Shaggy versus Abra sa finals eh, pero nag-choke siya dun. Sobrang gwapo ko talaga! Mga babae talaga eh, no? Si Abra talaga, kaya niyang mapasigaw yung mga babae kahit walang ginagawa eh. Pogi pa rin kahit na kulang sa kain! Sorry, sad ako sa wishing well, kaya may hugot, pasaring! Bagay talaga to silang dalawa maglaban dahil parehas ng mga may pogi bars. Itong challenger deep, tumutula rin. Pero ako, nay, sobra kong lalim. Onting slip up lang, baka biglang mahulog to sa akin. Pakilala ko muna si EJ Power. Unti-unti lang. Yung character type ni EJ Power, pugi-pugian. Paliwala kahit marunong si EJ Power sa multi-multihan, kung yung pangalan niyang EJ Power, mamaya guguhit-guhitan. From pistolero to piyokero. Sitting pretty boy, si pretty boy. Gandang lalaki nito, kaso tikolero. Miniature yung pututoy. Totoo ako'y na-burnout, nag-hiatus, nawala si Prometheus. Ngayon lang ulit, nagka-spark, kaya bumaba ng Olympus. Muli magpapa-apoy at susubukan gawing the Jetsons. So mga amoy ombak na, takbo ng utak na, kaya baklang parang Flintstones. Magugulat pa ba tayo pag na... Hindi ako guess yun, guys. Kunti yan tayo, hindi natin pilitin, baka masira yung utak ko. Kita tong nakikipag-intercourse sa mga winter porn. E galawan pa lang, lams na ang direksyon ng karir ni EJ Boards. Peter North. So, hindi ko get yung mga reference. Predictable naman this. Jester ni Haring Gilgamesh, nasanay sa panay patawa. Pustahan dahil sa killer smile niya. Pati si Queen Elizabeth, patay na patay sa kanya. Alias ni Arik Babe Enigma, Nox Boss. Tapos si EJ Bay ng Liga ay Sos. Ako, kahit Dane Bumida, Chuck Lady Killa, Bay ng League of Shadows. Feeling Abra lang din, ito si Ungas. Pero sa Pinas, huyo ka men. Gusto mo rin ba? Basagan ng mukha. Ako, ayoko. Lugi pa rin. Kanyari sa deltoids mo. Magmahal yung steroids, no? Sa Colorado, pustahan tayo. 10 joints to.
Ngayon lang ako, may nakabattle na kasing engot mo. Di mo malaman kung macho dancer o enchongo. Galawan na ito, mala Elvis. Homegrown na Austin Butler. Dapat dito kay Mr. Florentino, Stone Cold Steve Austin Stunner. Pag to biglang naging si EJ Flower, oh no, Mary Austin's lover. Ako si Dr. Evil, tatanggalan ko ng mojo si Austin Powers. Hindi ko alam yung mga reference. Mong Dr. Evil, kasi junior niya, mini-me, wasak, tangina, basag, usapang titi ba sa clap, pare naman yak, sa'yo malaki, sa akin masarap. Sa'yo... Sa'yo, Tweety Bird, sa akin, Mighty Duck. Pagtulog, paggising, Blaziken, Giant Fighting Cock. Titi mo, may triceps. Okay, ginamit niya yung titi angle dahil si EJ Power mahilig ng ganun. Kumbaga, signature talaga yun ni EJ Power, yung titi, pugian. Lang sa akin, Triceratops, kasi real to. Certified, bonafide, bonjing ka pare. OG na jahe, branding mo, Mr. Suave. Tapos, all-in pa grabe. OA parate, kala mo siya'y bolin galante. Discarte niya'y Adonis, maarte, panay, papoging atake. May erotic pa nga eh. Tapos mga nagre-react namay, puro lalaki. Makatang ibang laban sa alias B ng flip-top. Patayin yung base sa Amerika at married na kay Jonah May na in love. Nagbabalik lupang sinilangan upang magka-break sa hip-hop. Fame na instant parang made for TikTok para great to be back. Kaso natapat sa major in rap na crowd favorite cap. 1.21 gigawatt shock value ang hatid ni Raiden Kidlat sa isang iglat. Fatally struck, siguradong fade to pitch black pag nag-fail to keep up. Kaya binang flip top, brace for impact! Limang taon pero walang silbi ang powerbomb na game dito sa Battle of the Brains. Alam kong galing lang yan sa mga trending topic, what a shame. Kala ni Alden Richards, basta may yayadab, shut down na yung game. Kahit sumihot ka pa ng isang saon ako, Kane, madali lang i-cut off yung power pag sinut off ko yung main. Main Mendoza, Richards. World-class quality time. Puta na. World-class quality. Babality, world class quality time. Triceratops daw titi niya. Lahat naman kayo ellipse na. Oh, Triceratops nga titi mo kasi putang ina extinct na. What up, Shari? Isang tanong lang bago simula ng labang to. Abra, anong feeling ng mas pogi sa iyo ngayon yung kalaban mo? Kasi parehas daw kaming heartthrob ng flip-top. Aba, hindi pa pwede. Kung magiging nilalang ka na mas pogi sa akin, ano ka? Siniswerte. Siya si Abra, ang makatangkip. Sa school ata to perform eh. I mean, sa school ata to? School ba to? Bakit ba yung mga rooms dyan? Bang! Sino ba kasi yan? Akala mo astig tingnan ulol mo kakantimang. Mga ba na talaga namang nakakailang? Hindi ko gets kung ba't marami dyang nagagalingan? Eh kung mag-rap si Pandak parang manghahalik lang. Eto na muli ang inyong kinasasabikan, wawasak! Eto, signature din to ni EJ Power, flow. Ina ang entabladong papanigan, at sa aking pagbabalik, hindi na ako magpapadaig, dahil pag-auwang kumadyak buong daigdig! Mayayalik! Kasi isa yun sa nag-trending, na nag-piyok siya dun. Tapos ginamit. Ang galing. Ang inang piyok yan, sinira yung buhay ko. Sabi ko kay Anigma yung gusto kong kalaban, chill. Pero binigay niya sa akin si Abra para daw may trail. Kaya tol, walang yabangan ha. Dapat purong bara lang at skills. Subukan mong sabihin na marami kang pera, sasampalin kita ng dollar bills. Aking moves kahit smooth ay kayang-kayang lumikha ng malakas na magnitude. Binyahi ko ang latitude, bumaba pa ako ng altitude. Kaya pare dude, bigyan mo ako ng gratitude dahil para lang labanan ka, inistorbo pa ako ni Anigma sa Hollywood.
Fuckboy bars? Yung shota mo kakanto. Matagal na walang laban si AJ Power, pero man, parang laging may battle pa din si AJ Power, no? Lakas pa din. 2022. Parang walang nagbago talaga sa kanya. Na mga chong, baduy na 'yung mga banat na ganun. Tsaka wala akong balak tirahin 'yung shota niya. Si Sinyo na bahala doon. Sino may crush dito? Sino may crush dito? Jojowain o totropahin? Pag-isipan nyo kung jojowain nyo ba siya. Isipin nyo mga salita nga nilalaro niya eh. Puso nyo pa kaya? Oh. Yung fans club mong abratiti na stick, parang may diferensya. Samantalang yung sa akin big time, puta pati si Kong napapawear pa. Abratitin Eric, edi ikaw na maraming prinsesa, at least wala akong fans club na mga babae na hindi pa nireregla. May mga bata fans pala si Abra, no? Handang-handa na pong lumamon. Parang Namor na may claymore, bali yung tinidor ni Poseidon. O nakalusot ka dun kay Patrick, pati na kay Trece Lason, kaso sumablay ka nung semis, napahiya ka at tumilapon. Kaya sa pag-recharge ni Alden, karir mo ay muling babangon. Kaya magpasalamat ka na lang dahil sa akin, nag-main event ka na rin ng ahon. Seryoso? Puging-puging na kayo sa kumag na to? Eh putang na mo, mukhang mas malaki pa epits ni Luxuria sa'yo. Kaya kung pagwapuhan lang bro, lahat ng aspeto lamang ako. Dahil di mo rin kayang palakihin yung boses mo ng ganto. Try ito guys ah. Like. Ah, shit. Para sa akin doon Gabra, kasi medyo hindi ako nakaroon doon eh. Kumbaga nakarelate, ganoon. Malakas siya, malakas. So, mas creative, mas mahirap yung verse niya doon, yung sulat niya doon. Pero para sa akin, AJ Power sa round 1, sa tingin ko, tumama eh. Pero baka nasabi ko lang na AJ Power ako sa round 1 dahil madami akong na-miss na mga lines doon kay Abra dahil di ko na-gets. Kaya siguro yun. Pero yeah, para sa akin lang naman to AJ Power ako round 1. Then continue tayo. Sabi niya yung titi ko daw, extinct. Grabe, Pard. Anong extinct, gago? Welcome to Jurassic Park! Ang malinti ka ng old gods, swertihan, kumbaga, weather lang. And besides ang god, di naman nagkakaedad. Ehem, forever young. Narinig lang namin sa round mo, panay, blah, blah, blah. Tas time, lahat tayo may oras sa mundong to, kaya sulitin mo. Yeah, that's life. Kung may gauge ang mga gwapo, tayo sila ni paring Zayt. Ha, alright. Kasi yung sabihing, kagwapuhan nito, nalalapit kay Abra. Not quite. Halo-halong Bruce Wayne, Bruce Banner, Bruce Willis at Bruce Lee. Napaka-Bruce ko, papi! Tong wannabe Jim Carrey na nagpapaka-Bruce Almighty, magkaka-Bruces, gagi! Basag bungo, pati buto, hati, kala mo pinagbubo... Ganyan, guess ko yun, kasi Bruce Almighty, komedya, obedyante yun eh, na gamanan. Parang may pagka-joke yung movie na yun. Willis at Bruce Lee. Napaka-Bruce ko, papi! Tong wannabe Jim Carrey na nagpapaka-Bruce Almighty, magkaka-Bruces, gagi! Basag bungo, pati buto, hati, kala mo pinagbububog na ni Bro Elite Baki, si Broski, may broken body, base sa forensic study, bawat bukol sing laki ng isang buong takoyaki! Puta. Kavin na mabultis yun. Daming bukol, oh. Nagka-takoyaki. Kahit tawagin mo kung unano bansot, pandak... Parang takoyaki na yung mga bukol sa bugbog. Bunggok, walang pasaki. Tandaan mo yung power ng one ring to rule them all. Lapas sa kamay ng habit. Kala ko kalaban kong halimaw class S. Hindi classless. Class dismissed para sa mga bunches nitong past tense. Kahit mag-rap ka pa ng mga nakakatawang personals na nonsense, wala kang mapapala bukod sa si Enigma may AdSense. Feeling top tier na siya. Top dog ka ba tong specimen ng petty men? 16 million views na ang bag neto sa liga. Damn! Ako times 10! 160M!
Ibong mandaragit! Ibong mandaragit para kay Alaric. Ito na po yung order niyong Phoenix. Mainit! Hatid ko'y sunugang walang hanggan sa request mo na time limit. More than 3 minutes! Wala stick, wana bet body bag to kahit 1 month prep. Pustahan tayo, nagpas 5 million views to. Ano, Arik? 500? Stay tuned, tuloy ang marto ng cute multis ni Abrakun. Sobrang... Kaya to mag-5M. Imba ng mga obra, kala ng mga ob-ob yung wordsmith si Brother Loon. Power ko, pinapatakbo ng element 115. Rocket fuel ng mga spaceship na siyang aircraft ni Philip Ching. Habang power nito ni EJ galing sa unleaded na low octane. Underpowered laban sa fully charged Death Star super laser beam. Ako'y Dyson Sphere kumpara dito. Sa cheap na solar panel, pansin na yung dark matter sa mahina mong star power. Astig ba to ka battle? Eh mas weak pa to ay Nancier. Regaluhan ko to ng Lola Nenas na may libreng Lolo Thunder. Old God's Night, pare, tight. Sumabay sa current, daming hype. Kuryente ko'y dumadaloy far and wide. 50,000 degrees Fahrenheit mula kay A. Third Reich Kage Lightning Style. Siguradong tatamaan ka ng Thunder Strike. Pagdating sa sining na may ningning, ako'y simpleng alagad. Imbis na mag-step down na, nag-step up pa. Tapos EJ katapat. Ano to? One step forward, two steps back? Sige lang, attack! Pero pwede bang two steps forward na lang sa mga letrang E at J para GL na agad? Parang sinabi niya doon, no, na habang nag-i-improve si Abra, pahina ng pahina yung kalaban niya. Nung nag-BRB yung LA, gusto niya makalaban si GL. Dito sa BTV match, mas interesting ata yun eh. Itong liga humina GDP. Sumika 3GS, lumakas si Pistol, Jonas at P13. Nakilala ang FRBL dahil na rin kina Ruffian at Man the B. Tapos nagpasiklab sa sunugan si Nazaki, Luxury at AKT. Ngayon papatanas ko kay EJ, extrajudicial killing spree. 0-3 para nung nasa dududan si Shea Hipponit ang feeling me. KO to sa akin para bang humit ng CBD o may bumiglang DDD para pag zero na yung HP, siguradong GG. Sulit yung entrance fee. Layo na nang narating ng bay ng flip top ha. Dating day 3 lang, naging day 2 ngayon. Day 1, main event pa siya. Pero di ako bilib kasi bukod sa lame kong umasta, fake kumpiyansa niya. Mag-flex ka lang na Cooties Cupcake, Legolas ka na. Pag yung abs mong 2-piece hotcake, Leonidas na! Bawi-bawi din pag may time. Hindi ka katangkaran, huwag kang maangas, por favor. Abraham pangalan, pero puta pag lumakad, Bulbasaur. Tangina, nung laban mo kay Invictus, may nalalaman ka pang 2-0. Ang yabang mo, iho. Kala mo kung sino. Ilan na panalo niya sa ahon? 0. Kamukha mo yung unanong laging kasama ni Habib. Pag humahatching si Gago, nauuntog lagi sa sahig. Sawang-sawaan na ba? Diyan sa height mo na 4'7"? Pwes sa bagong taon, tumalon ka chong sa rooftop ng SM. Weak yung hinahain, basic kung susumahin. Pag dry yung mga letra, ini-spit ay kukulangin. Feeling Marvel superhero, patong bulilit na mahangin. Pwes pinasok mo ay quantum rail, maliliit kalalo sa akin. Di ko alam yung quantum rail. Huwag mo akong kakainin. Huwag mo akong kakainin. Ang sakit mo naman sa bangs, bro. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Nakakahiya yung pare. Isa kang engot ng taon. Wait lang, ano yung sinigaw? Bangs, bro. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Paano ka pa kakainin ni Pistol? Ano yun? Nilamong ka na ng katangahan mo. Anong meron dun? Bro, paano ka pa kakainin ni Pistol? Nilamong ka na ng katangahan mo. Paano ka pa kakainin ni Pistol? May nag-collapse ata eh. Pistol, nilamong ka na ng katangahan mo. Nakakahiya yung pare. Sobrang init dyan, man. Kaingot ng taon. Walang ka-effort binaon. Pero okay lang, malilimutan mo din yung pangyayaring yan. Kasi expert ka na dun. Pero itong si Abra. Anong meron na? Pero itong si Abra,
talagang di matatawaran. Kahit talo lagi sa laban, pumutok lalo yung pangalan. Gusto nyo bang malaman ba't yan sumikat ng agaran? Para siyang nag-basketball sa court ng gabi kasi yung spotlight binayaran. Kaya ba't nyo ba sinasabi na wala tong kaibigan at kaagapay? Kaya nga may kosa sa abrakosa kasi sa mga bars yan may karamay. Kinabukasan ng rap? Are you sure? Kinabukasan ka para... Ah, speaker ata. Hindi na tumunog yung speaker. Timba ko sinusuka ka na ng culture? Yang alias mo sa respeto ang patunay na expelled ka na sa new school. Hendrix lang pinangalan nila sa'yo kasi tinanggalan ka na ng future. O anong sasabihin mo sa akin? Na ako'y naging sundalo? Kaya nawala sa eksena? Baka di na rin daw makasabay. Kasi bago na yung meta. Kung ba't ngayon lang ako sumulpot, isa lang ang tugon ko, mga repa. Hindi kasi ako pang barracks lang, pinangsusugod ako sa gera. Pagdating sa battle, ako yung paborito nilang solo player kahit saan pa sumuot. Pagdating naman sa'yo, para... Mga ba na mga set-upad ni AJ Power dun? Silang punyetang cancer sa ML, walang gustong mag-support. Ako'y malakupra. Sige, subukan mo maipagtalbugan sa rounds ko, tol. Isang set ko pa lang, kuha ko agad lahat. Ganun ako kalupit sa crowd control. Kasi classic daw yung Abra versus EJ. Yan ang pilit nilang inuugnay. Kupra reference. Dito classic, ito ay brawl. Di ka na makakauwi ng buhay. Kaya paglapag ko sa kontinente ka vlog, sure hit pag nilaunch every attack. Wala nang retry-retry pag... Mobile Legend reference. Cut. Kasi yung brawl guys, walang uwian yun eh. Hindi ako susurrender sa isang MC na wak. Kaya kahit sa una, dehado man ako dito sa baking pandak. Sa dulo, ako pa rin yung panalo. Ganun magbigay ng epic comeback! Time! 2-0. Parang ang ikli ng round ni AJ Powers round 2. Tapos yung first ano niya dun, parang mahaba ang setup niya. Round 2 guys, para sa akin Abra. Para sa akin Abra. Medyo palpak. Ano yung epic comeback? Tang inang yan. Utak nito pang grade 1, yung mindset, putang inang yan, caveman. Kahit magbuno lang, suzuka ng dugo yan. No need basagugan tong clown ng Reagan. Ang lakas ng loob maghamon ng 3 minutes pa more. Sira ulo, di mo deserve oras ko, no? Sila, oo, Christ, kahit yung passion mo, sinakulo. Shut down tong shadow clone in a flash. Para bang nag-flying thunder god, Hokage moves, sinaro to. Jerusalem to Konoha bars, bitch. Power ko, knowledge. Talo ang uuwi mo, boy. Kahit kagabuhan ni Zaito, di makakasabay to dahil klaro kang bugrit, unggoy. Baliwala yung mga patama sa weak point, lalo na kung weak yung point. Sabi na nga ba, walang puso to si E-boy. Android lang tong si Bugoy. Mga kanta ko, genius, Zeus, malalupe, dudes. Kung usapang play count, numerous. Hiyang-hiya naman ako sa mga kanta ni EG Power, uma-average ng 2K views. Ito na ba yung buhok anghel na may gininto ang tinig? May mabulaklak na dila kahit bihira mag-amoy pinipig? Yung nagsabing buong mundo mayayanig! Shit! Di ko maisip. Ah, oo nga! Buong mundo mo mayayanig sa aking second coming, apokaliptik! Hayop ka talaga, EJ Powder! Di ko alam yung apokaliptik. Bobo talaga ako sa English, guys. Kahit papano, beast mode niya mga linya mo. I'm sure proud mga relatives at repa peeps mo mula Colorado hanggang Manila Zoo. Marunong nang kumitil, humawak ng baril. Good thing at nagsundalo. Kasi pagkakaalam ko, hindi Hollywood pag sinabing may shooting sa Colorado. Kayong paman, sarap kaya sa Amerika yung Los Panalo. Safe na safe. Umuwi ka ba kasi bukod sa weed, isa pang malakas sa Amerika, sa Colorado, Asian hate? Nagiging Power Rangers yung mukha niya pagsabog sa ganja. Uy, alam na this. Mata pula, labi asul, gilagi pink. Kasi yung ngipin, aha, you know what it is. Malamang Colorado kush lang yung power niyang baon. Sa akin, pamana pa ni Poseidon. Trident ni Triton. In the zone, feel at home sa crowd ngayong ahon. Ginawa kong HBO special tong flip top. Yun ang House of the Dragon. Itong si Johnny Quest na ang laro, Johnny Cage, yuyurakan lang to ni Mutaro. Anong mas gusto nyo, Johnny Bravo o Johnny Silverhand ni Keanu? Kaya here's Johnny! Aparientos kung gusto ni Johnny Knoxville, jackass tayo. Pero kung gusto ni Johnny Depp, hold your breath, sasampa sa ghost ship si Jack Sparrow!
kahit mag-Gojo. Daming reference, no? Reference. Aligo, Raiden wins. Flawless victory, fatality, kahit cage match deads. I'll put Johnny in a box, sabay finish him. Hashtag electric fence. Hindi sapat yung tugyot mong antas para tumurog ng pantas. Walang future to kung siya mismo di maka-move on from the past. Mga pinupunto niyang dahas, yung mga insulto mong wagas. Di yan kryptonite kay Clark, yan ay arc reactor ni Stark. Diyan ako umuhugot ng lakas. Ooh. Prince Aladdin na Shaman King, yan ang bago kong face. Kakaibang phantom power ang gamit nitong Warrior Sage. Ikaw, kala ko ba power? Bakit low gauge? Humihina na si Gago, nagka-power shortage ako. Mala Tesla coil na death ray, doomsday device na long range. Tapos portable parang Mjolnir nitor para grabbing voltage. Parang baseball bat ng Thunderbolt, smack in your face na may damage multiplier dahil ahon yung stage. Kamusta, Mr. Dreamboy? Natupad dream match mo? Mga babayan yung reactor talaga ni Abra, no? Pumalapak niya, no? Ito na yung inception para sa dream guy nyo. Dreamland to. Pagtapos ng battle namin, ganun pa rin. Tulog na me, sleep na you, mag-good night na ako, sweet dreams, ikaw. Kahit di naman naginip, dream come true! Isang linggo bago mag-Christmas time! Yung ender ni Abra, di masyado ano, no? Parang random yung ender ni Abra. Yo! Real shit! Masaya ako na naglaban na kami ni Idol, yung ngiti ko abot langit. Kaso yung pinauso mong meta sa flip tap, putang ina, nakaka-bad trip. Magmula nung sinabi mo na chuchupain mo si A-Classic, ang daming MC na rin yung umamin na chinuchupa nila si Arik. So, fucking disgusting. Oh no, bakla na naman. Bakit? Galit ka na niyan. Malamang titirahin kitang bakla ka. Bet na bet mo naman. Dede, seryoso. Nakita ko yung drama mo sa FB. Yung mama mo na nasa heaven, na panaginipan mo daw nung November 27. Alam mo magandang gawin mo, tol? Itaya mo yung birthday niya sa wedding. Den, seryoso, mahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaya sa buong pamilya mo, tol, tol, nakikiramay ako. Buong simpatsa at kalungkutan sa pamilya mo ay pinadadala ko. Kaya, tol, sige na, itaya mo na yung birthday niya sa wedding. Kasi mas may chance apang tumama doon kaysa sa paglaban mo dito sa akin. Napanood ko yung music video ng Poor Country. Pakisabi Pacquiao sa nag-direct. Nung ginugulpi ka ng mga goons, dapat nilagyan niya ng na sound effect. Tangina kung ako nag-direct nun, ipapatorture ko tong si Punggo. Ipapasalvage ko tong si Supot. Tapos pag tinapon na siya sa ilog, dapat yung tunog. Kaya si Abra, hindi magpapausik. Pagsasanay sa espada at katana talaga namang sinusulit. Panay ensayo din sa paghagis ng sibat para maging ganap naman lulupig. Putang ina, kaya pala sa bahay niyo ubus palagi yung toothpick. May lalabas pa yan ng kanta title Baby Yoda. Putang ina, ang labo. Pero bagay ka din maging Baby Yoda kasi ang sarap mong isilid sa sako. Kaya ngayong gabi, pagkapanalo ay aking kontrolado. Kung ikaw si Baby Yoda sa labang to, ako ang magmamando. Kahit magpatulong ka pa sa best friend mong Tex, isang pitik ko lang lipad kayo para naglaro ng Tex. Untugan ba? Pwes hindi makaka-edge tong Wex pagkat gamit ko yung helmet ni Professor X. Pampaswerte sa buhay at pang-iwas sa malas, igapo si Abra sa punong bayabas. Kaya wag mo nang tangkain pang tumakas, sa akin palang deads ka na, di ka naaabot kay Smuglas. Kasi subok na tong si EJ Power, ginagalingan ko every battle. Pag ako nagpaka-monster, tiklop tong peking gangster. Kasi pag ikaw nag-brrrr, Supot, malamang giniginaw si partner. Pag ako nag-brrrr, tagos sa utak, ito'y barena ni Jeffrey Dahmer. Ako ang karma nag-aabang sa'yo ng matagal na panahon. How ironic, magikero na ngayon yung nilalagay sa kahon. Wala kang pwedeng ibang sisihin, kung ba't walang habas kitang binaon. Namatay kang mahirap sa mga kamay ko, kaya kasalanan mo na yon!
Nawala ako para mag-ensayo, nawala ka lang para magtago. Limang taon man ang nakalipas, sa panlasa pa rin nila'y pasado. Ako ang heartthrob ng flip-top, manalo man o matalo, pagkat nasa akin pa rin ang puso ng mga tao. Round 3 abra ako. Dahil dun kang AJ Power sa round 3. Ang haba ng setupan niya na guys. Hindi tulad ng round 1. Pero yun nga guys. 2 and 3 para sa akin na AJ Power. Tignan natin judging, okay. Round 13. Abra vs. AJ Power. Mag-iayos mong beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado. 4-1, magigay para kay Abra. 4-1, oh, ang saya ni Abra. Shoutouts palagi kay EJ Power. Suporta palagi kay EJ Power. Dahil lahat ng battle ni EJ Power may power! 4-1 eh, no? Nakapuntos pa din. Tsaka sa mga tropa ko sa Colorado, yeah, yeah. Sa akin guys, natalo si AJ Power. Kulang siya sa consistent na kanyang mga punchline. Yun lang. AJ Power, kita naman mas malinis, mas itap yung mga punchline niya. Ako si Abraham, ito kayo nakapapa yung flow ko. Tamang pagpapalating na punchline. Pero round 2, para sa akin, pinakamahina ni AJ Power. At kay Abraham naman, para hanap niya na yung tama na kumbaga ng tune-up niya na yung sarili niya. Yung mas nailangin niya ng tama. Yung mga punchline niya. So, round 2 na yun sa kanya. Round 3, sobrang dikit para sa akin. Sobrang dikit. Pares ng linis yung nakita nila. Kailan lumamang sa akin si Aaron na dahil para sa akin, battle wise, saka mas maraming angulo. Siguro yung preference ko nilang din sa pagdating sa yung standard din sa pag-uwi siguro pag pipili ng rhymes. Parang mas pinahirapan niya yung sarili niya. Mas nagpakita siya ng, mas nakapag-exhibit siya sa atin ng fighting skills. Yun. Round 1, binigay ko kay DJ Power. Round 2, intrigue na ba? Press kami ng judging dito ni Mott. Round 1, AJ Power. 2 and 3, Abra. Classic shit. Yo, based on nga pala, binoto ko si Abra, ang boto ko is 2-1. Round 1, binigay ko kay AJ Power. Inacknowledge ko yung part na si AJ Power, naging effective siya nung round 1. Although, para sa akin, komplikado yung mga ginawa ni Abra sa round 1. Pero, iba rin kasi yung part na naging effective si AJ Power dun sa round 1. Kaya, binigay ko talaga sa kanya yun. Round 2, round 3, kaya ako binigay yun kay Abra. Yung part na ano eh, possible kasi na hindi naririnig ng crowd, pero naririnig sa POV namin na maganda yung mga linya ni Alba. At the same time, yung pinakalaging issue ka naman kay AJ Power is, may mga lines siya na effective, pero hindi palagi. So, oh, yun nga, hindi consistent yun. Hindi consistent yung clients ni AJ Power. Hindi sapat yun para tabunan yung ginawa ni Alba. May chance sana kasi may part din na parang hindi naging effective si Abra. May mga line siya na sobrang ganda sana ng setup pero hindi maganda yung binabagsakan sa dulo. Pero hindi sapat yun para sa akin. Hindi sapat yun para mabigay kay AJ Power yung boto kasi kung yung goal ni AJ Power maging effective, matupad niya yung pinaka-goal ng battle na to. Hindi niya natupad yun sa round 2 at sa round 3. Yun, kaya binigay ko kay Abra. Itong laban na ito, no, kahit sino pwede manalo para sa akin. Depende kung saan mo siya titignan. First round, malakas yung sulat ni Abra. Pero pinoto ko dun si AJ Power kasi para sa akin yung clarity ng pag-deliver. Yung malakas na sulat, hindi pa nakukuha ni Abra. So, tapos din si AJ Power, yung technique niya talaga, pulidong-pulido, nag-upgrade. Nilabas niya, so nakuha niya sa akin, para sa akin yung round 1, pagbali panggulat. Then round 2, dito na, pumalas na yung pagdi-deliver ni Abra.
nakuha ni Abra yung round 2 para sa akin. Malakas din naman talaga yung sulat ni EJ Power, pero pagdating sa punchline count, punchline count, delivery, theatrics, aura, difficulty, multi, scheme, at nakikita ko rin yung preparation kung gaano kahirap. Parang naaninag ko na mas mahirap yung dinaan ng pagsubok ni Abra doon sa katha niya. So isa yun sa pinuntosan ko. Pero magaling yung ginawa ni EJ. Pero mas well-rounded, mas matibay, mas matalas lang talaga. Ang galing na explanation ni Flick, Gino. Talaga, para sa akin yung pinitaw ni Abra sa round 2. Round 3 naman, eto na, dito na tumuloy-tuloy. Yung parang diesel na sasakyan si Abra. Sa umpisa, ang nangyari, medyo mabagal pa. Hindi pa makuha yung momentum. And then, nung nakuha niya yung momentum niya, ang dami niyang angle, sobrang daming parang sobrang daming atake sa lahat ng angulo. Parang iba't ibang klaseng armas na nasa likod ni Abra. Then si EJ Power naman parang isang napakalaking armas lang. So ganun yung nangyaring laban sa round 3 para sa akin. Pero at the end of the day, kailangan pa rin pumili. Pwede rin si EJ manalo. Pero sa perspective ko as a battle rapper, yung dami ng pinitaw ni Abra, yung hirap ng preparation, yung theatrics, lahat yung sinasabi ko na kanina, level of difficulty, syempre, lamang si Abra sa round 3. So round 2, 3, round 2, 3 Abra, round 1 EJ Power. 9-10-10, 10-9-9. Ako yung nag-iisang bumoto kay EJ Power. Pero huwag yung isipin na binigay ko kagad ng ganong kadali sa kanya, dahil isa kasi talagang pinaka naguguluhan kanina, kasi bali yung judging ko talaga ganito yung nangyari. Yung round 1 para sa akin, tinabla ko yun, kasi nung umpisa parang sineset pa lang nila yung ano yung magiging vibe nila sa battle. Si Abra iba talaga yung naging atake niya, parang naging style clash talaga. Sobrang nag-iba yung level ng lyricism ni Abra, sobrang yung layered, integrate ng mga rhyme scheme, sobrang mas iba ngayon. Pero yung AJ Power naman, yung pangmasa na mas entertaining, mas nilaro niya yung mga pogi-pogi na ganun, yung mga pogi bars nila. Kaya yung round 1 para sa akin, parang parehas lang naman ng intensity. Yun, sinet ni Abra yung battle na magiging ganun yung style niya. Tapos si AJ Power naman, entertaining side. Sa round 2, binigay ko yun kay Abra. Sobrang malinis. Tapos yung round 3 dito nagkatalo, binigay ko kasi kay EJ Power. So bali yung round 1 ko tabla, tapos yung round 2 ko kay Abra, yung round 3 kay EJ Power. So bali ganito yung ginawa ko, kaya ako na i-vote si EJ Power. Pinaglaban ko yung round 2 nila, yung round 2 tsaka yung round 3 ni EJ Power. So para sa akin mas malakas yung naging round, yung round ni EJ Power kumpara dun sa round 2 ni Abra, kung saan binigay ko yung boto sa kanila. Kaya yun, pero sobrang props sa kanilang dalawa, sobrang solid, at syempre congrats din kay Abra, sobrang lulupit ng mga lines, at syempre kay EJ Power, sobrang galing yung dalawa, God bless sa inyo, lift up. Yo, ang mapansin, binoto ko si Abra, tingin ko, di ko na siguro mag-explain, kailangan mag-explain ng mahaba, pero kung iboto ko siya round per round, round 1 ko ibibigay ko yun kay EJ Power, kasi parang ano eh, yun, parang mas kabisado niya yung stage kaysa kay Abra, parang si Abra nangama pa. Pero nung round 2 sa round 3 para sa akin, mas lumamang si Abra, lalo na yung round 2, mas lamang na lamang dun si Abra. Tapos sa round 3 naman, tingin ko ano, parang nagsasabayan lang din talaga sila, kaso para sa akin mas mahirap yung difficulty ng ginagawa ni Abra, kahit kasi ano eh, parang punchline sa parehas, pero mas mahirap yung nagagawa ni Abra para sa akin. Tapos yun, preference lang siguro. So round 1, EJ Power. Round 2, Abra Malinaw. Round 3, Abra. Yeah. And that is it, Mabi. Kung nagustuhan nyo to, like the video, dislike na lang, and more blessing.